Hello mga bata! Kamusta kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Tara, simulan na natin! Mother Tongue 1, Quarter 1, Week 5. Ang ating paksa ay tungkol sa pagbuo ng pantig o salita. Handa na ba kayo? Tara na, makinig at matuto kasama si Teacher Christine. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang mabibigkas o mababasa mo ang dalawa o higit pa sa dalawang tunog na pinagsama. Maaawit o mabibigkas ang mga awitin, tula o hugtong na pambata. Mabasa ang mga salitang pinagsama-samang letra para makabuo ng pantig o salita. Tayo'y magbalik-aral. Tukuyin ang mga larawan sa ibaba kung ito ay pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar o ideya. Para sa unang larawan, pusa. Ito po ba ay pangalan ng tama? Hayop. Ang pusa ay pangalan ng hayop. Pangalawang larawan, aklat. Ano kaya ito? Mahusay, ito ay pangalan ng bagay. Pangatlong larawan, pulis. Ang pulis ay pangalan ng tao. Mahusay. Sin ng dalawang beses ang mga salitang may dalawang tunog. Pen Pen Bisara Pen, bagong versyon ni JC Santos. Pen Pen Bisara Pen, sa umaga may aaralin. How How Di Kalabaw, sa hapon may gagawin. Sipit na mimilitit, lapis, papel, krayulat, gunting. Pagbabasa, pagsusulat, kailangang gawin. Kaya, sulat at sagot sa kwadernoy kompletuhin. Frikitik-kitik, frikitik-kitik, frikitik-kitik. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Basahin ang mga bugtong.
kopyahin sa sagutang papel ang mga salitang may salungguhit. Bilangin ang tunog sa bawat salita. Tinuktok ko ang bangka, naglapitan ang isda. Ang sagot ay solbetero. Ang salitang may salungguhit ay isda. Kopyahin ito sa inyong papel at bilangin ang tunog ng bawat salita. Malambot na parang ulap, kasama ko sa pangarap. Ang sagot ng bugtong na ito ay unan. Ang salitang may salungguhit ay ulap. Kaisa-isang plato, kita sa buong mundo. Ang sagot naman ay buwan o araw. Ang salitang may salungguhit ay plato. Kay lapit sa mata, hindi mo pa rin makita. Ang sagot ay tainga. Ang salitang may salungguhit ay mata. Tandaan mo, ang bugtong ay pahayag na nagsasabi tungkol sa isang bagay. Naglalarawan ito ng isang bagay, damdamin, lugar o pangyayari. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, basahin ulit ang tula na pinamagatang ang saranggula. Hanapin ang mga pangalan ng tao, bagay, buok, o lugar. Ihayag ang bawat pantig ng mga salita. Tingnan ang halimbawa. Halimbawa, saranggula. Sa-rang-gu-la. Mayroon siyang apat na pantig. Para sa takdang aralin, basahin at sundin ang mga gawain. Una, kausapin ang iyong kasama sa bahay. Pag-iusapan na magbigay ng mga salita na may magkasunod na pantig. Pangalawa, isulat sa papel ang mga pangalan na bagay na nakikita sa loob ng bahay na ang pangalan ay may dalawa o higit pa sa dalawa pinagsamang letra para makabuo ng salita. Sa pakikinig mga bata, hanggang sa muli, paalam!